Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is your boy Manu. And today, ang pag-uusapan natin ay ang ipapakita ko lang sa inyo ngayon ay kung paano ko nag-organize ng mga files at kung paano ko ina-arrange yung mga folders. Alright guys, so let's head over sa Adobe Premiere. I am using Adobe Premiere Pro 2019 and yung method na to ay pwede nyo rin gamitan sa Final Cut, Adobe Premiere Pro 2020, 2018. Halos pare-pareho lang naman sila. Alright, usually ang mga projects ko lang naman ay footage, and then meron ako adjustment layers dyan, may audio, and then sequences, and then lower thirds. So sa footages, dinadump ko lang lahat, or pag sinabi mong dump, ay kinakopy ko lang lahat ng video, or from the file itself, dinadrag ko lang from the folder. For example, ito. For example, itong mga video na to, dinadrag ko lang yan papunta dito under footages. Tapos, yun, nandun lang sila sa loob ng isang folder, which is the footages. O meron ka pa na, meron kang multiple cams, pwede mong gawin is mag-add ka ng subfolders like cam A, okay, like cam B, and so on and so forth. Tapos, kunwari, ito ay galing sa cam A, pwede mo silang i-brand sa ilalim niyan, tapos dito naman sa ilalim niyan. In this way, mas madali mong makikita kung anong camera or kung saan ka pupunot ng mga footage from the camera. And then, meron naman ako guys dito na sequences. So, nandito yung cuts ko, nandito yung final cut. And then, yung cuts ko, ito yung mga cuts ko na ito yung nalinis na. So, naglabas ako ng video tungkol sa pag-i-improve ng aking dialogue using jump cuts. So, please do check it out. Nandito yung link. Yan. Nandiyan yung link. Ilalagay ko yung link. And also, I will try to create another video how I color my YouTube. So, please stand by. So, paunti-unti ko na silang nilalabas ngayon kasi natuto na ako and I hope matutunan nyo rin sila. And I know na maraming video na rin dito sa YouTube na mapapanood pero mas iba pa rin yung Tagalog. Most ng content ko ay Tagalog. Alright, so moving on. Sequences. Lagi lang akong merong cuts at saka final cuts. So, dalawa lang yan. Okay? Kasi simple lang naman yung ginagawa ko. Hindi naman sila komplikado. Okay, so next is the audio. Ito yung mga audio na ginagamit ko. Typically, recently nag-subscribe ako sa Artlist kasi mas gusto ko yung wide library, so I will make a video for that also. Adjustment layers, mostly by the word itself, adjustment layers, there are the layers used for adjustment. Huwag nyo lang pansinin kung mukhang ebak dyan. So yan siya, so meron yung Facebook, merong YouTube, tsaka Facebook. Ang tawag sa kanila ay lower thirds. So yan, so may mga lower thirds akong folder dyan. And then, I think that's it. So meron adjustment layer, audio, footage, lower thirds, and sequences. So, ganyan lang kasimple yung aking projects. And in this way, mas madali kong nakikita mga bagay-bagay at napupulot ang mga bagay-bagay inside sa aking Adobe Premiere. So, yun lang mga papi. Maraming salamat sa pagtambay. And shoutout sa Deadways and sa No Good Crew. Ang ganda ng t-shirt. Hindi nila to sinend sa akin. I personally purchased this shirt. I like the Deadways brand. Sobrang cool ng marketing ng mga papi. So, shoutout sa inyo mga brother over at Deadways. Made in Cebu. Let's go! So, yun. Please don't forget to subscribe to this channel. And also, click that bell notification icon kasi marami pa akong tutorial na lalabas. And, most importantly, ibahagi mo ito sa inyong kaibigan na gusto matuto ng editing. So, marami akong editing videos na lalabas. So, yun lang. See you on the next video. Goodbye!